Mali po. Oras na para sa maiinit na balita. Maluwag po ang daloy ng mga sasakyan sa intersection na yan sa Imus, Cavite. Nang biglang, ayun na, nagkasalpukan po ang e-bike at e-trike na yan. Tumila po ng mga sakay sa gilid ng kalsada. Ang iba pang detalye, alamin maya-maya lang. Mga kapuso, may bagong hepe na ang Philippine National Police. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Police General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 PNP Chief. Ginawa po yan sa isang seremonya sa Camp Crame, Quezon City. At bago po maging hepe ng pambansang pulisya, dumaan sa ilang mahalagang posisyon si Marbil. Kabilang po ang pinakahuli niyang posisyon na Director ng PNP Directorate for Comptrollers or Comptrollership. Graduate si Marbil ng PBA Sambisig Class of 1991. Batchmate ang pinalitan niyang si Benjamin Acorda Jr. Disyembre dapat ang retirement ni Acorda, ngunit pinalawig ng Pangulo ang kanyang termino hanggang kahapon. Ang iba pang detalye kaugnay sa balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Ramdam sa kabuhayan ng ating mga kababayan ang epekto ng mainit na panahon na dulot po ng El Nino. Sa Barangay Sinawal sa General Santos City, mahigit 100 manok ang nangamatay nito pong Marso dahil sa tindi ng init. Apektado rin ng panahon ang produksyon ng itlog sa ilang manukan sa Barangay Biasong sa Talisay, Cebu. Mula sa 5,000, 3,000 itlog na lamang po kada araw ang nakukuha nila. Bumaba na rin ng piso ang presyo ng mga ito. Sa mga natutuyong kanal at irigasyon naman, ang daing na mga magsasaka sa bayan ng Santo Niño sa South Cotabato. Kabilang po sa tinamaan ang ilang maisan. Bumaba na rin ang antas ng tubig sa Ala River na pangunahing source ng irigasyon sa may South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, aabot po sa mahigit 1.2 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala ng sektor ng agrikultura dahil po sa nagdaang El Nino. Mga kapuso, halos buong bansa po ang makakaranas ng maayos na panahon ngayon pong Lunes. Ayon sa PAGASA, ridge of high pressure area ang nakakaapekto sa eastern section ng northern at central Luzon. Mas kaunti ang mga ulap na inaasahan, kaya mas mababa rin ang tsansa ng ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible pa rin po ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Bicol at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayon pong araw, posibleng umakyat sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Aparikagayan at sa Katarman, Northern Samar, ayon po yan sa PAGASA. 42 degrees naman sa Pili Camarines Sur at sa Zamboanga City. Samantala dito po sa Metro Manila, particular dito sa Quezon City, umaabot po sa 40 degrees Celsius ang ating heat index. Mga kapuso, 5 dam dito sa Luzon ang nakapagtala ng pagbaba ng tubig makalipas po ang 24 oras. Yan ang Angat, La Mesa, Ambuklao, Binga at Pantabangan Reservoirs ayon sa PAGASA. Sobra pa sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa ngayon sa Angat Dam. Tumaas naman ngayon ang water level kumparang kahapon sa Ipo, San Roque, Magat at Caliraya Reservoir. Posibleng bumagsak sa yellow alert o maging manipis ang reserbang supply ng kuryente sa Luzon ngayong pong kasagsagan ng tag-init. Kaya ang pakiusap ng Department of Energy magtipid sa kuryente para iwas brownout. Balitang hatid ni Jamie Santos. Habang tirik na tirik ang araw, todo paypay si Jenny Lynn sa labas ng kanyang bahay sa Barangay UP Campus Daliman, Quezon City. Hindi pwedeng mag-stay sa loob ng bahay, sobrang init po eh. Ang pamilya ni Luisa di na rin kinaya ang init ng panahon. Dito muna kami sa labas at saka medyo magbasa-basa ng tubig sa bubong para maibsan yung init sa loob ng bahay. Mukhang mas pagpapawisan sila sa anunsyong line maintenance ng Meralco pagpasok ng Abril. Ilang lugar sa Barangay UP Campus ang kasamang mawawala ng kuryente dahil dito. Dagdag din sa listahan ang ilang bahagi ng Quezon City, Navotas, Makati City, Pasig, Muntinlupa at Laguna.
Ito yung inaanunsyo namin every Thursday and Friday. Pero pag summer months, we are more careful knowing that our customers are really in need of power supply. Sinabi ng Energy Department na maaring mag-yellow alert ang Luzon grid sa Abril at Mayo. Naapektado ng kakulangan ng ulan, bunsod ng El Nino ang operasyon ng mga hydroelectric power plant. Tiniyak ng Meralco na patuloy ang koordinasyon nila sa Energy Department at may mga hakbang sila sakaling magipit sa supply ng kuryente. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tinatawag na sufficient energy supply from our power suppliers at kasama din yan yung pagpasok namin sa mga tinatawag na interim power supply agreement para mapunuan yung mga pangangailangan pa namin. Patuloy rin nilang hinihikayat ang publiko na maging wais sa konsumo ng kuryente. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tapos ng Holy Week pero pasakit agad ang sumalubong sa mga dating suki ng PNR sa unang araw ng balik trabaho at eskwela ngayong araw. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki! May mga pasahero pa rin na nagpupunta sa PNR station sa Alabang. Yung ibang mga nakausap namin ay hindi alam na magsasara ng 5 taon itong PNR. Ano? Yung iba naman ay nakaligtaan lang dahil nakasanayan na ito nga yung kanilang sinasakyan. So sa Star Mall dito sa Alabang, nakaparada yung mga bus na patungong Tutuban pero halos walang sumasakay kaninang alas 9 ng umaga. Yung mga dating pasahero ng PNR na nakausap namin, bus sa ibang ruta ang sinasakyan. Yan. Kung dati kasi diretso o malapit na sa bababaan nila yung PNR station, ngayon kailangan na nilang sumakay na ng ibang ruta. Halimbawa, yung isang estudyante ng PUP na aming nakausap, mula Alabang station, diretso na sana sa Santa Mesa station, malapit na sa PUP campus. Ngayon, bus patungong Ayala MRT station para sumakay patungong Cubao at mula doon sakay ng LRT 2 patungong Santa Mesa. Kaya maliban sa mas mahal yung pamasahe, mas matagal pa. Umaaray rin sa mahal ng pamasahe yung mga sumusubok sa mga alternatibong bus na pinabiyahe ng gobyerno sa ruta ng PNR. Base sa taripa na inilagay ng DOTR sa mga bus, 71 pesos ang dulo-dulong biyahe mula Alabang hanggang Tutuban, 40 pesos na mas mahal kesa sa 30 pesos lang ng PNR. Sa pool din yung mga ibang naghahanap buhay sa paligid ng istasyon ng tren dahil wala na ngang pasahero, no, Rafi, wala na rin kasi silang kita mula sa kanilang mga tindahan. So, rutang Governor Pascual sa Malabon hanggang Tutuban at Tutuban Alabang yung tigil operasyon sa ngayon para sa North-South Commuter Railway Project. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Sa pool sa CCTV ang banggaan ng e-bike at e-trike sa intersection ng Barangay Poblasyon 1C sa Imus, Cavite. Makikita ang pareho nilang pinilit na makatawid, pero nagpang-abot pa rin sila sa gitna ng kalsada. Sa lakas ng pagbangga, tumaob ang e-bike at e-trike. Tumilapon at tumama pa ang ulo ng angkas ng e-bike sa railing. Nagtamo naman ng mga galo sa katawan ang iba pang sangkot sa insidente. Nagkareglo naman ang dalawang panig. Wala silang pahayag. Arestado sa Maynila ang CEO ng isang kumpanya dahil sa panloloko umano sa kanyang mga kliyente. Balita natin ni Jomar Apresto. Hindi April Fool's Day prank ang pagkakahuli sa lalaking ito habang umiinom sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Siya ang itinuturong CEO ng DigiCars Auto Trading Company na umanoy ng sascam ng kanilang mga kliyente. May hawak kaming mga warrant of arrest. Yung isa, estapa under RPC 315. Yung isa naman na syndicated stapa with ito nga suspect and 8 others, siguro mga cohorts niya with no bail recommended. Ayon pa sa pulisya, marami na ang nagtungo sa kanilang tanggapan para magsampa pa ng karagdagang reklamo laban sa akusado. Much expected na maraming warrant ang lalabas laban sa kanya. Isa sa nabiktima niya, ang lalaking ito na kumuha ng hulugang motorsiklo noong nakarang taon at ipinasok sa nasabing kumpanya. 150,000 yung presyo ng motor ko. Yung kalahate noon ay ida-down payment namin sa DigiCars. Usually 5,950
ang aking binabayaran sa kasa ay magiging 950 pesos na lang per monthly. Ang kaso, isang buwan lang daw hinulugan ng DG Cars ang kanyang motor. The second month, wala na. Parang nag-ano na kami, nakutuban na kami. And the 3 months, wala pa rin. Hanggang pumalo na yung 4 months, nagsara na yung kanilang office. Sa halip na ipabatak ang motor, nagdodoble kayod ngayon ang biktima para makapaghulog sa kasa. Tumagi namang humarap sa media ang akusado na nakapiit ngayon sa MPD 11 habang hinihintay ang commitment order ng korte. Payan ng pulisya sa iba pang nabiktima ng DigiCars Auto Trading Company, magsampa rin ng reklamo para mapalakas pa ang kaso laban sa akusado. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nianig ng magnitude 5 na lindol ang Surigao del Sur. Natuntuan ng FIVOX ang epicenter 24 kilometers hilagang silangan ng Lingig pasado alas 5 kanina. Naitala po ang intensity 5 sa nasabing bayan at sa Hinatuan. Intensity 4 naman sa Bislig City, habang intensity 3 sa Boston, Davao Oriental. Ayon sa FIVOX, ang lindol sa Surigao del Sur kanina ay kabilang po sa mahigit 9,000 aftershocks kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa nasabing probinsya noong December 2023. Sa TikTok dance, idinaan ni Rodrin Cruz and family ang kanilang Easter Sunday announcement na magkaka-second baby na sila ng misis na si Dayan Medina. Sabi ni Dayan sa post, Easter is a celebration of new life. Excited na raw na maging kuya ang kanilang panganay na si Joaquin. Maternity photos naman ang IG snaps ni Yasmin Curdy in celebration of Easter. Forever grateful daw siya sa kanilang little blessing na baby number 2 nila ng mister na si Ray Soldevilla. Si Camille Prats, bukod sa Easter Sunday greeting, nag-post sa IG stories ng Easter egg hunt activity sa kanilang resort sa Batangas. Sing intense naman ng energy ni Nadru at Iya Arellano ang paghahanap ng Arellano Kids sa Easter eggs. Si Pulang Araw star Rochelle Pangilinan nag-post ng nakakatuwang video featuring their happy peel Shiloh na tila vlogger sa video. May sweet at patawa birthday greeting din si It's Showtime host Ann Curtis sa kanyang sisteret na si Vice Ganda na nagsiselebrate ng kanyang birthday. Happy 50th birthday to you. Happy birthday. I love you, sis. Nasa Paris, France naman si Benjamin Alves na birthday kasama ang wife na si Chelsea. Ito na ang mabibilis na balita. Apat ang sugatan sa bangga ng ilang sasakyan sa Saltason Expressway northbound malapit sa Bikutan exit. Base sa investigasyon, may iniwasang sasakyan ng isang SUV bago ito bumangga sa isa pang sasakyan at isang truck. Sa lakas ng impact, bumaliktad sa kalsada ang SUV at ang truck. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa insidente. Nauwi sa rambol at pananaksak ang pagtatalo ng dalawang grupo ng mga lalaki sa barangay Poblasyon sa Talisay, Camarines Norte. Isa ang patay habang tatlo ang sugatan. Base sa investigasyon, pinagtripan umano ng isang grupo ang kabilang grupo. Ayon sa ama ng nasawi, manonood lang sana ng penitensya ang biktima kasama ang kanyang mga pinsan. Sumuko na ang isa sa tatlong suspect. Wala siyang pahayag. Pinaghahanap pa ang dalawang suspect. Sa mga suki ng PNR, balik operasyon ang tren simula po ngayong araw para sa biyaheng Kalamba papuntang Lucena at pabalik. 5:45 p.m. ang biyahe ng tren mula Kalamba papuntang Lucena. Habang 5 a.m. naman ang biyahe kung manggagaling ng Lucena papuntang Kalamba. Nauna nang itinigil ng PNR noong Huwebes Santo ang mga biyahe mula Governor Pascual hanggang Tutuban at Tutuban hanggang Alabang para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Para sa schedule sa biyahe ng PNR, bisitahin po ang official Facebook page at X account ng Philippine National Railways. Sa paggurita ng Semana Santa, 29 ang naitalang nasawi dahil sa pagkalunod. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay TNT spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, sinabi niyang Calabar Zone ang may pinakamaraming insidente ng pagkalunod na umabot sa 10.
Sinundan niya ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Bicol Region. Ilan sa mga nalunod ay nakainom habang ang ilang batang nalunod ay wala raw kasamang nakatatanda sa paglangoy. Tatlong tao pa mula sa Rosales, Pangasinan, Jones Isabela at tumawi ni Isabela ang pinaghahanap matapos mawala. Sa Mobo, Masbate naman, nasagip ang batang 3 taong gulang matapos muntik malunod sa isang ilog. Kwento ng uploader ng video, nagkagulo ang mga tao sa lugar nang nakita nilang nahirapang lumangoy at palubog na ang biktima. Mabuti na lang at agad nasagip ang bata at nabigyan ng CPR ng Responding Emergency Response Team. Paalala ng DOH para maiwasang malunod, mainam kung mag-aral lumangoy. Tiyaking may kasama sa paglangoy lalo na ang mga bata. Huwag ding lumangoy kung nakainom na ng alak at alamin ang iba pang safe rescue skills. Update po tayo sa mga kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Base po sa tala ng Department of Health, mayroon ng 568 na kaso ng pertussis as of March 16. 4 na po ang naiulat na namatay. Karamihan po sa mga yan ay mga sanggol na may edad 6 na buwang gulang pababa. Malaking tulong na mapabakunahan po kontra pertussis. Payo po ng DOH, magsuot ng face mask kung kakarga ng sanggol. Huwag humamunang halikan ang kanilang labi bilang pag-iingat. Iwasan din ang matataong lugar at kung inuubo na po yung sanggol, agad na dalhin na agad sa doktor. Mabibilis na balita po tayo. Sugatan ng isang rider matapos matumbang sinasakyan niyang motorsiklo sa Virac, Catanduanes. Nangyari yan matapos niyang sipain ang kasunod niyang tricycle. Ayon sa tricycle driver, inaalalayan niya raw ang rider na anya'y lasing nang biglang sipain ang kanyang tricycle. Wala rin umanong suot na helmet ang rider. Wala pang pahayag ang rider na agad dinala sa ospital. Patay matapos pagbabarilin ng isang barangay Kagawad sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Batay sa investigasyon, galing ang biktima sa barangay Tukanalipaw ng tambangan ng mga suspect sa barangay Mamasapano. Ligtas naman ang kasama niyang pulis. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala. Patuloy ang investigasyon pati ang pagtugi sa mga suspect. Bibisitahin sana ni Chenelin Mamburaw at ng kanyang asawa ang puntod ng kanilang yumaong anak sa Barrio 4 sa Barangay New Pangasinan, Coronado City noong Biyernes Santo. Pero nadat na nilang butas ang nicho ng 7 buwang gulang na anak nilang namatay sa pneumonia at bahagyang nakalabas ang katawan nito. Ano ang iyan na siya? Nagagawas na sir. Isitahan tani namo, kisindihan namo ko kandila kay Adlo Masubunga Biyernes Santo. Oo. Okay, ikasiyam naman niya ka-adlaw. Paniwala ng pamilya at ilang mga residente, nagtangkang nakawin ang ilang parte ng katawan ng bata para raw gawing anting-anting. Oo daw, umog siguro daw to sir. Tuway-tuway sa mga bata, siguro ang kwaon sa tote. Pero wala man sir, gitanaw man kayo na ang kwanya, wala man. Okay man. Agad ipinaayos ng pamilya ang nicho. Hinahanap naman ng pulisya ang mga nasa likod ng pagsira sa nicho. Pero batay sa investigasyon ng mga otoridad, base sa pahayag ng mga saksi, mayroong grupo ng mga lalaki ang pumasok sa sementeryo noong Biyernes Santo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa likurang bahagi ng isang cafe sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City, pumasok ang 2 lalaki. Ang isa kumuha pa ng bakal para maabot ang CCTV camera. Nang hindi magtagumpay ang kanyang kasamahan ng tumuntong at hinawakan ng CCTV camera para baguhin ang anggulo nito. Dala-dala ang flashlight, pinasok na ng lalaki ang cafe. Dumiretso sa sakaha pero hindi ito mabuksan. Sa puntong yun, binuksan niya ang pintuan sa likuran kung saan dumaan ang kanyang kasamahan. May kinuha silang toolbox na naglalaman ng barena. Binalikan nila ang kaha pero hindi pa rin ito mabuksan. Hinalughog nila ang mga drawer at nang walang makita, tinangay nila ang isang speaker na nasa counter. May 2 helmet pa silang nakuha. Kwento ng manager ng cafe, nangyari ang pagnanakaw madaling araw nitong Webes Santo, panahon na sarado ang establishmento. Kakaalis lang daw nila noon ng mga staff patungong outing sa Zambales. Tinawagan lang daw siya ng may-ari kaya nila nadiskubre ang pagnanakaw. Po na sensor po nung CCTV na meron pa pong tao sa loob. So madilim na po kasi yun kaya po na si sensor nila kung may ibang tao po nakakapasok. Then po dito po sila pumasok, dito sa side na to. Binaklas po nila yung
nakapako po dito na plywood. May mga nakapansin daw sa dalawang salarin kaya agad silang tumakas. Naiwan nila ang mga ninakaw na mga helmet at speaker, maging ang sombrero na suot ng isang salarin. Nakita po nung nasa tapat na caretaker po, then po yung gwardiya po sa katabing establishment po namin, nailawan po sila. Kaya po nung nasitsitan po, nagsitakbuhan po sila. Tumalon po sila dun po sa pader. Ang tanging natangay ng mga salarin ay ang barena na laman ng toolbox. Buti na lang daw hindi nabuksan ang kaha na naglalaman na mahigit 2,000 pisong kita ng kafe. Nai-report na ang krimen sa barangay at pulisya na nagsasagawa ng follow-up operation para matukoy at madakip ang mga salari. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Extraordinary ang pagsalubong natin sa buwan ng April dahil mamayang gabi na ang touchdown sa GMA Prime ng My Guardian Alien. Hindi dapat talaga ako nandito kasi nga alien ako! Abangan si primetime queen Maren Rivera sa kanyang Out of This World comeback. Tiyak na mapapaluha at mapapangiti raw tayo sa pagganap ni Marian bilang may bahay at alien. Bago ang paglanding sa Kapuso Prime, may hataw performance sa All Out Sundays kahapon si Marian kasama si Rafael Landicho. Nakipagkulita naman ang cast members sa Sinagabi Concepcion, Max Collins at marami pang iba. Full support kay Marian at sa cast ng My Guardian Alien ng Kapuso Stars, gaya ng mga bida ng Pulang Araw, pati na sina Heart Evangelista, Bea Alonzo, Michael V. Ruru Madrid at Jillian Ward. Bagong WBC World Minimum Weight Champion si Pinoy boxer Melvin Jerusalem matapos po ang kanyang laban sa Nagoya, Japan. Sa loob ng 12 rounds, ilang beses na patumba ni Melvin ang Japanese boxer na si Yudai Shigyoka. Sa dulo, nakuha ni Melvin ang panalo via split decision. Dahil dyan, may 22 wins na siya sa kanyang professional record. Nito pong nakaraang taon lamang, naging kampiyon din si Melvin matapos makuha ang WBO World Minimum Weight title. Congrats, Melvin! Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na lalo pang pagtibayin ang maritime security at domain awareness ng Pilipinas. Kasunod yan ang pinakahuling pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa Executive Order No. 57, iginiit ng Pangulo na patuloy na humaharap ang Pilipinas sa mga banta sa ating teritoryo at sa payapang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa kautusan, pinalitan ng dating National Coast Watch Council bilang National Maritime Council na pamumunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Inatasan silang gumawa ng mga pulisiya at estratehiya para sa maritime security at domain awareness. Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ng Pangulo na tutugunan ng Pilipinas sa mga anyay iligal at delikadong pag-atake ng China. Matapos ang Holy Week, tuloy-tuloy na nga po ang pagdating sa Batangas at Calapan ports ng mga pasaherong pauwi ng Metro Manila at kalapit probinsya. At may ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Connie, mahigit 170 bus units yung handang magatin sa mga pasahero pabalik sa Metro Manila galing sa iba't ibang probinsya. Mula sa mga roro, diretso sa bus terminal sa Batangas Port ang mga pasaherong pabalik na sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Mahigit 6,500 ang mga pasahero ang naisakay kahapon, Easter Sunday, ayon sa bus line supervisor. Bumuhos kahapon sa Port of Calapan ang mga pasaherong pabalik sa Batangas Pier. Sa tala, 16,000 ang outgoing passengers sa Pantalan. Dito naman sa passenger terminal building ng Batangas Port, halos balik normal na ang sitwasyon. Wala na ang mahabang pila sa ticketing stations at lalong mas maluwag sa departure area. Ilan na lang din ang mga uuwi sa island provinces. Sa datos, mahigit 144,000 ang pasahero sa Batangas Port simula March 24 hanggang March 31. Umabot naman sa mahigit 1,800,000 ang mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Samantala, Connie, sa kabila ng napakaluwag na sitwasyon dito sa Batangas Port, hindi man nagbabago yung mahigpit na seguridad na ipinatutupad dito. Nakataas pa din yung heightened alert status ng mga otoridad. Connie? Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Batya-batyang isdang tamban ang itinapon sa dagat ng ilang mangingisda sa Bulan, Sorsogon. Ang mga isda hindi umano na benta. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Regional Director Ariel Pio Quinto, biniberipika na ang insidente. Anya, pansamantalang huminto sa pagproseso ng mga sardinas ang ilang kumpanya sa bayan noong Huwebes at Biyernes Santo. Kaya hindi na rin tinanggap ng mga processor ang huli ng ilang mangingisda. Nakikipag-ugnayan na raw ang BFAR sa mga stakeholder at fish processors sa bayan para hindi na maulit ang insidente. Matapos ang Semana Santa, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga pasaherong nagbakasyon sa kani-kanilang probinsya pabalik sa Metro Manila. Sa datos ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, as of 9 a.m., mahigit 50,000 pasahero na ang nagtungo sa terminal. Simula naman March 22 hanggang kahapon, March 31, nakapagtala ng halos 2 milyong pasahero ang PITX. Mas marami yan kumpara sa bilang ng mga pasahero noong 2023 na 1.5 million. Handa naman daw para sa pagdating pa ng mga pasahero ang pamunuan ng terminal at mga driver. Arestado ang isang babaeng dadalaw sa kanyang live-in partner sa isang kulungan sa Taguig matapos mahulihan ng ilang pakete ng umunoy shabu. Ayon sa jail officer na kumapkaw sa babae, dalaw sa Metro Manila District Jail sa Kabagundiwa, naramdaman niyang tila may nakatago sa pantalon ng babae. Nang gupitin doon na nakita ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na mahigit 18 gramo ang timbang. Tinatayang may street value yan na 125,000 pesos. Sabi raw ng babae na utusan lang siyang dalhin yan sa kulungan. I-turn over na ng BGMP sa pulisya ang babae na mahaharap sa reklamong illegal possession of dangerous drugs. Hindi pumayag ang pulisya na ma-interview ang babae. Bukod po sa pagsisimula ng buwan, sikat din sa marami ang April 1 bilang April Fool's Day. Pero paalala muna bago ho magbiro ha sa kaibigan man o kaanak, may ilang topic na off-limits o huwag daw sanang gawing katatawanan. Balitang hatid ni Bam Alegre. It's a prank! Ito ang sinabi sa tricycle driver na si Bong Loresto matapos siyang pagtripa ng mga kasamahan. Nakatulog siya sa pila ng tricycle dahil sa puyat. Pinikturan siya at ikinalat sa GC o group chat nila. Katuwaan lang daw pero na bad trip dito si Bong. Pagod ka na dito tapos pipikturan kami. Yung biruan na ano na... Yung biruan, pipikturan ka tapos ipapasa sa GC namin. Minsan parang nakakaano ba? Ngayong April Fool's Day, pihado, maraming magkakasan ng mga prank. Paalala ng Department of Health, off-limits sana mga biro at prank na may kaugnayan sa mga karamdaman, kondisyon, o kaya sa namatay na kaanak. Be kind, ika nga. Ingat din dahil kahit biro, pwede kang mapahamak, magmulta, o makulong. Halimbawa sa mga paliparan, bawal ang mga bomb joke. Wala nakakaalam ng pinagmulan ng tradisyon ng April Fool's Day, pero isa raw sa mga pinakamaagang historical reference nito ay ang akdang The Canterbury Tales noong 1392 ng manunulat na si Jeffrey Chaucer. Para sa mga Pilipino, laughter is the best medicine pa. Si Jeneline Camacho ang joker sa kanilang grupo. Pirmi nakabungis-nis at nagbibiro sa mga kasamahan. Coping mechanism niya ito sa hirap ng buhay. Pang paalis ng stress. Pagsabay kasi stress kasi sa sobrang ano ng galing kang trabaho pagdating mo, daming gawain. Siyempre pag dito, masaya ka kasi dami mo na rubilong mga tao. Pag sa bahay, siyempre konti na lang kasi ano mo, pahinga na lang. J.R. Ortiz naman, dagdag motivation sa kanyang trabaho, ang biruan bonding kasama ang kanyang pamilya. Energy yun sa umaga para masaya nung araw mo. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi kasi naman talaga masayahin ang mga Pinoy, di ba? Pero may mga biro talaga na tila nakakasakit na, ha? Kaya ang tanong natin ngayon, ang sabi mo sa mga hindi dapat gawing biro kayong April Fool's Day? Para kay Aloy Trinidad, hindi magandang biro ang pangpaprank sa mga delivery rider. Oo nga, o yung mga nag-o-order ng pagkain sabay ika-cancel pag on the way na. Oo nga, kawawa naman. Para naman kay Ella Bakir, hindi magandang biro yung papaasahin mo yung tao na magkakaroon sila ng bagay tulad ng bahay at lupa. Ay, tapos, tama. Joke lang pala. Masakit yun ha. Para naman kay J. Mark o J. Mart Manuel, ang biro o prank na hindi dapat gawin ngayong April Fool's Day ay yung mandadamay ka pa ng ibang tao para gawing katatawanan. Oo
nga. Oo. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At syempre, kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Likas naman talaga masayahin ang mga Pinoy, di ba? Pero may mga biro talaga na tila nakakasakit na, ha? Kaya ang tanong natin ngayon, ang sabi mo sa mga hindi dapat gawing biro kayong April Fool's Day? Para kay Aloy Trinidad, hindi magandang biro ang pangpaprank sa mga delivery rider. Oo nga, o yung mga nag-o-order ng pagkain sabay ika-cancel pag on the way na. Oo nga, kawawa naman. Para naman kay Ella Bakir, hindi magandang biro yung papaasahin mo yung tao na magkakaroon sila ng bagay tulad ng bahay at lupa. Ay, tapos, tama. Joke lang pala. Masakit yun, ha? Para naman kay J. Mark. O, J. Mart Manuel, ang biro o prank na hindi dapat gawin ngayong April Fool's Day ay yung mandadamay ka pa ng ibang tao para gawing katatawanan. Oo nga. Oo. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At syempre, kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Matapos po ang Semana Santa, patuloy ang pagbabantay ng Department of Health sa mga sakit naman. Nakadikit po ng mainit na panahon at sa pagdedeklara ng pertussis outbreak sa ilang probinsya. Alamin natin ang latest dyan, nakasalang sa Balitang Hali, si DOH spokesperson Yusek Eric Tayag. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, happy Easter sa inyong dalawa. Kamusta po kayo, sir? Ito nga, kamusta hindi natin yung sitwasyon sa mga ospital nito pong nagdaang nga Semana Santa. Yung unang-una, ano yung mga kaso no, o sakit na naitala po na mataas ang bilang? Inaasahan namin sa aming pagdeklara ng code white mula noong Palm Sunday hanggang kahapon Easter Sunday ay nakaistambay yung mga doktor para sa palagian ng pagdulog ng mga kababayan natin sa mga ospital. Inaasahan namin yung mga pangkaraniwang pong dinudulog sa ospital, kasama na dyan yung mga yung mga nasugatan na sa aksidente, halimbawa na maaring dumami po at nadala po sa mga ospital. Kasama rin po dyan yung mga life-threatening emergencies katulad po ng pagkalunod. Sana naman po ay walang namatay at sagip yan ang dinala po sa ospital. Pangatlo po ay may kinalaman po sa mga inuubo ngayon na baka sa takot po nila o sila naman ay gusto magsigurado, ay pumupunta po sila sa ospital para malamang kung yan ay tospirina, COVID o iba pa. Ayun. At sa monitoring po ng PNP na sa 29 o 29 po na tao ang nasawi dahil naman sa pagkalunod. Ano ho ba ang bilang ng DOH dyan? Pareho ho ba? Unang-una, ang aming nire-report sa pagkalunod at namatay ay galing po sa Philippine Statistics Authority, yung po ang pinagbabasehan po namin. Okay. At yung pag-report po namin ay ayon sa nilalabas po ng PSA, sapagkat yung pag-report po ay nilalagay po yan sa death certificate. Bagamat na malaking tulong din yung nire-report ng kapulisan, ito po ay ginagamit po namin yung datos nila para magpaalala po sa mga kababayan natin sa publiko kung paano may iwasan po yung pagkalunod, lalo na sa mga bata, sapagkat Connie, ito ang isa sa top leading cause of death sa mga bata. Mm-hmm. Okay, pero nilinawin lang din po namin kung advisable ba na magsagawa po ng mouth-to-mouth resuscitation sa mga nalulunod, lalo na ho in the middle of course, may COVID pa rin, tapos may pertussis pa. Ano ho bang advice ng DOH? Importante po yun na huwag tayong matakot na baka may makuha tayong ibang sakit po dyan. At sapagkat yan naman ay meron din tayong mga protocol para na sa ganun ay makaiwas at kung may dapat obserbahan. Katunayan, ang ating Pangulo ay may pinirmahang deklarasyon po na sa buwan ng July 17, ito ay pinalagang National Cardiopulmonary Resuscitation Day na kung saan ang kagawaran ng kalusugan at iba pang ahensya ay magtulong-tulong para palawakin po ang awareness sa CPR
na malaking bagay po at makapagliligtas ng buhay, lalo na doon sa mga nalulunod po. Opo. Ito naman sa ulat naman po ng Panahon, ano, yung forecast ng PAGASA. Posible daw umakyat, no, sa 43 degrees Celsius, sabi nga ng PAGASA, 42 to 45 pa nga, eh, diba, sa 8 provinces, including Metro Manila, yung magiging heat index po. Gaano ho ba kadelikado para sabihin na nasa dangerous level na po yung damang init natin? Okay. Pag ganun po yung init, lahat po tayo ay maaring at risk, lalo na yung matatanda at lalo na yung talagang nabibilad po sa araw, maging sa loob ng tahanan na walang masyadong ventilation o insulation, ay mamimiligro po. Kaya nga importante po na minomonitor natin yung ating nararamdaman. Lalo na yung sa pag-inom ng tubig ay kailangang sapat o kaya dagdagan pa. Kasi ang dehydration ang kalaban po natin dyan. Mapapansin din naman yon na talagang kayo ay mamalagay na sa panganib kasi namumula na yung balat nyo, nababawasan na yung pawis at may hinihimatay pa kaya nagkakaroon ng muscle cramps. At yan ay isang emergency pag heat stroke kung saan ang temperature, body temperature ay lumampas na sa 40 degrees Celsius at meron ng kasamang pagkumbusyon, nawalan ng malay, at yan po ay emergency, kailangan po mapapawa kagad ng body temperature at daling kagad sa ospital sapagkat maaaring ikamatay po ang heat stroke. Mapunta naman po tayo sa mga kaso ng pertussis. Ano pong efforts ang ginagawa ng DOH para mapigilan yung pagkalat nito at posible po bang madagdagan pa yung mga lugar na may outbreak? Inaasahan ho namin dahil sa 2,000 na namin nagbibigay ng babala, paalala, kasama ng aming kalihim, Secretary Tedder Bosa, kung paano may iwasan yan. Maliban po sa pagbabakuna, kung meron pa pong bakuna, yung 5-in-1 pentavalent vaccine na tinatawag natin, para sa mga baby yan, umpisa sa 6 weeks of age, tatlong injection po para makompleto po yan. Yung pag-obserba po sa mga sintomas sa mga baby po, hindi umuubo po yan. Yung pagsuka, hirap huminga, ay magsuspesyon na kayo na baka tospirina po yan. Huwag na kayong magbakasakali, pati na sa ospital, lalo na hindi pag-bakunado si baby. At sa atin naman, may gamot po dyan, antibiotics din, lalo na kung panay-panay yung hirit ng ubo po natin at may higit ng 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, nandiyan pa rin po yung pag-ubo. Yan naman po ay nakakahawa kung may katabi ka na meron ng tospirina at yung ubo, plema, yung kanyang bahin ay maililipat po sa inyo kung katabi nyo po yan. Yung pagsusuot ng mask makakatulong. So inaasahan namin na baka tumaas pa yung bilang. Pero dahil sa mga binigay naming paalala, sana dumating na yung bakuna na binili natin through UNICEF, ay makakatulong po yan sapagkat sa datos namin, 63% ay mga baby wala pang 6 na buwan ang nagkakaroon ng tospirina at na i-report po sa amin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat at Happy New Year po. Si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. From South Korea, makikilala na soon ang isa pang K-pop star na magniningning sa Kapuso Network. Annyeong Sparkle, see you soon. Sa social media, inannounce ng Sparkle GMA Artist Center ang isa pang K-pop star na mapapabilang sa Sparkle family. Susundan niya si Shanti ng girl group na Lapilus na naging Sparkle talent noong 2022. Mula sa teaser ng kanyang silhouette at malambing na boses, may hula na ba kayo kung sino ang Korean superstar na magiging certified Kapuso soon? Kapapasok lang na balita, nag-anunsyo ng pisong rollback sa panlutong LPG ang kumpanyang Petron simula yan mamayang alas 12 ng tanghali. Ang rollback ay alinsunod daw sa international contract price ngayong Abril. Iginiit po ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na hindi magbabago ang tungkulin ng pambansang pulisya na pagsilbihan ng publiko kahit magpalit man ng liderato. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
Yes, Connie, agad nga i-promote sa 4-star rank ang bagong talagang hepe ng PNP na si Police General Romel Francisco Marbil. At dahil dyan, Connie, epektibo ngayong araw, ganap na ngang Police General itong si Marbil na huling hinawakan ang posisyon ng PNP Comptroller sa National Headquarters dito sa Camp Crame. Naging Regional Director din siya ng PNP Eastern Visayas, Director ng PNP Highway Patrol Group o HPG at Chief of Staff ng Civil Security Group. Posibleng mahigit 10 buwang hahawakan ni Marbil ang pagiging PNP Chief bago ang kanyang retirement sa February 7, 2025. Pinalitan ni Marbil ang kanyang mista sa PMA Class 1991. Ang nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. na pinasalamatan ng Pangulo sa kanyang serbisyo sa PNP at sa bayan. Sa kanyang talumpati, tinak ni Marbil na ang hangad ng Pangulo para sa matatag na PNP ay hangad din niya, kaya pangako niya matutupad ito. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo, nagkaroon man ng change of command sa PNP pero hindi naman doon nagbabago ang misyon, ang pagsilbihan at protektahan ng mamamayan. Buo raw ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa bagong talagang PNP chief na pangungunahan ng pulisya na pro-God, pro-country, pro-people at pro-environment. Hinikayat niya ang PNP na magtulungan para tutukan ang mga bantagay ng cybercrime, terorismo at transnational crime. Dapat din daw tiyakin ang pinakamataas antas ng profesionalismo sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Samantala, Connie, sa kasagsagan ng seremonya sa PNP Grandstand, ilang pulis naman ang namataan nating ineskortan mula sa formation. Labis kasi ang init kanina na nasa 35 degrees Celsius ito sa Quezon City. Yan muna ang mainit na balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagsama sa isang vlog si Nakapuso Primetime Princess Barbie Forteza at Chinita Princess at its Showtime host Kim Chu. Kung mabibigyan tayo ng chance or kung mabibigyan ako ng chance na maka-work ka. Naiisip ko pwede natin gawin since marami tayong energy. Gusto ko yung ano tayo, like gumawa tayo ng nakakatawang pelikula. Kahit busy para sa Sparkle Goes to Canada tour si Barbie, humanap siya ng time para sa latest episode ng Coffee Talk with Barbie Forteza kasama si Kim. May question and answer ang dalawa sa iba't ibang topics tulad ng work and life balance, personal life at syempre ang career. Dahil mapapanood na ang It's Showtime sa Kapuso Network sa Sabado, April 6, isa rin sa mga napag-usapan nila ang willingness nilang magsama sa isang comedy film. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.